morning, Liza. Good morning. Gusto namin magpasalamat kasi pinatuloy mo kami dito sa iyong wellness negosyo. Thank you. And congratulations sa inyong movie na Alone Together. Thank you. Napanood ko na ang Alone Together, ang ganda, at syempre congratulations sa Liz Kendall. Ang galing-galing nyo talaga. Congrats! Ang ganda-ganda ni Liza. Uy, ang galing na, ang ganda po. Basta mamaya ko ipwento ang buong story. Ikwento. Manood kayo ng Alone Together. Hindi mo pwedeng ikwento kasi manunood din kami paano. Correct. Yes. Pero ito, kamusta naman? I'm okay, thank you. Happy ka ba sa nangyayari sa inyong movie ngayon? Yes, I'm really happy. Actually, kahapon nakadalaw po kami sa lahat ng block screenings ng fans namin. We went to 22 block screenings. So, yes, all-out support naman sila. And we're really happy kasi 2 years na rin bago po kami nag-movie ulit. So, we're really happy na na-miss kami ng fans namin and nakikita na namin yung reactions nila about the movie. Yes. Ako, hindi ko lang alam talaga nung nanood ako. Talaga yung mga tao, hindi ko alam po mga listen ba yun, pero magagalan sila kapag dito, hindi ko nasabihin. Pero ito, yes. Simulan na natin ang kwentuhan. Kasi lumaki ka kasi, Liza, sa lolo at lola mo sa ibang bansa, sa Amerika. 10 years old ka bago ka pumunta sa Pilipinas. So anong merong bonding kayo ng lolo at lola mo? I moved in with my lolo and lola when I was 4. Pero ang tawag ko sa kanila, mommy and daddy, because they adopted me. So parang, I kind of, it always made me feel awkward when I would call them grandma and grandpa. So ang tawag ko talaga, mommy Davina and daddy Jeff. And yun, I grew up with them. Dun ako, sila yung nagpaaral sa akin. And then parang every summer vacation and Christmas vacation lang, dinadalaw ko po yung mommy ko in San Jose po. So, malapit lang din ang lugar ng mami mo at saka yung lola mo? No, mga 4 to 5 hours din yung biyahe. Land travel? Yeah, land travel. Sa pagkakalala mo, ano yung bonding moments nyo ng lolo-lola mo? Nag-outdoor ba kayo? Outdoor activities? My lola kasi, she was working at the time. Ano siya? She was a bank teller. So, yung daddy ko, retired siya, Navy. And we would always walk outside. We would walk with him. He would take us to the park. Mga ganun lang po. Kasi matanda na rin po sila, so mahirap din. And he's diabetic, so. Okay. So, klaruhin natin, ito yung lolo't lola niya sa side ng daddy niya. Yes. So, ano ang pakiramdam na lumaki ka? Ano ang, paano ang batang lumaki sa lolo't lola? Oo. Ano yung mga na-impluensya nila sa iyo? I really don't know the difference kasi parang feeling ko talaga mommy and daddy ko talaga sila. Stricto ba sila? Kasi ang sinasabi na, di ba, pag lolo-lola parang nasuspoiled. Parang mas gano'n. Oo, give lang ng give. Ganun ba sila, lolo? O stricto din sila? I think they were strict, pero at times kapag meron kaming nagagawang mabuti, they would indulge us naman. Parang kunwari, pag Halloween, diba, ang dami namin candy. Tinatago nila yung mga candy namin. Tapos, one candy a day lang ang pwede namin kainin. Pero minsan, we would sneak into their room and steal. Tapos si bata, and steal some candy. I'm yung sure, oo. Oh. Ang saya kaya nun. Ito nga, she would steal money pa eh. Uy! Uy! Hindi ka nang... Ang social na sa kanila, nagsisteal sila ng candy. Tayo yung... Kasi before, ang ginagawa namin yung tantalo ng lolo namin, nakasabit sa likod ng door. So, itatouch mo yan pag tumunog-tunog yung coins. Ibig sabihin, coins, diba? So, yeah, like, we steal money. Grabe. Pero huwag niyong gagayahin yun, ha? Kasi katuwaan lang naman namin ng bata. Okay.